Hello po again sa mga online rakiteros and rakiteras natin dyan. Especially po no, doon sa mga mahihilig sa cryptocurrencies like Bitcoin, Ethereum, XRP, TRX. Sa mga mahihilig po mag-trade dyan at lalong-lalo na sa mga gusto po kumita online. Guys, for this video ay gusto ko pong magbigay ng tips kung paano po mag-buy, hold and sell dito po sa ating Abra Wallet. Kaya naman sa mga interesado guys, ay tapusin nyo ang video na to. Nang sa ganun, ay magkaroon kayo ng idea at alam nyo po kung ano yung mga gagawin. Alright, pero bago dyan ay guys, disclaimer lang no, hindi tayo professional trader. Lahat po ng sinishare ko ay pinanood ko lang din sa YouTube, pinag-aralan ko lang din. Kaya naman guys, no, mas maganda na kayo din ay pag-aralan nyo ng mabuti at nang sa ganun ay alam nyo po no, kung ano ba talaga yung mga dapat gawin at magkaroon kayo ng additional information about cryptocurrencies at paano kumita, okay, dito sa ating Abra Wallet. Alright, so unang-una guys, no, ay kailangan natin ng Abra Wallet. Sa mga wala po ng Abra Wallet guys, ito po ang itsura ng Abra Wallet no. Ang kailangan nyo lang gawin ay i-download po ito or install nyo lang dito sa Google Play Store. Type nyo lang po Abra. Ayan, yan lalabas po yan. At ito po ay magiging itsura ng Abra Wallet natin. So, open nyo lang yan. Register po kayo gamit ang inyong number o kaya gamit ang inyong email. At syempre, itago nyo yung recovery price na lalabas dyan. Kasi pag na-delete po ang Abra Wallet natin, pwede nating ma-restore yan. So, makikita nyo yan guys, no? Or may video ako kung paano po mag-register. Ilalagay ko po sa description section. Sundan nyo na lang po. Alright, ngayon, kung meron na po tayong Abra Wallet guys, okay, let's say meron na tayong Abra Wallet, what is the next step guys? Syempre, kailangan natin ng fund. Okay, kailangan natin ng puhunan dito. Aba, baka may magtanong guys, no? Safe ba yan? Legit ba yan? Baka naman investment yan, may scam kami guys. Ang pagbabay, hold and sell ng crypto coins like Bitcoin, Ethereum nga, yung mga sinasabi ko sa inyo, ito guys ay legit. Okay? Pero di ko sinasabi na kikita lang tayo dito. Okay, syempre meron ding itong risk guys, no? Depende po yun sa diskarte natin. Depende po sa timing natin at depende po sa galaw din ng mga cryptocurrencies. Kasi guys, dito po sa cryptocurrencies, ang price po nito nababa, nataas. Okay, so sana maintindihan nyo, explain ko sa inyo ng mabuti yung nataas baba na yan. Kung makita nyo guys dito, okay, lahat po yan may mga graph yan or price graph na tinatawag. Makita nyo yung graph nya guys dito, taas baba. Ayan, taas, baba. So, ang price niya, nababa, nataas. Okay? So, depende sa price po nila, yung magiging value ng pera natin. Alright? So, sana maliwanag sa inyo yan, no? May risk pa din. Pero, malaki ang potential na pwede nating kitain dito. Okay? Lalong-lalo na kung tama yung nabili mong crypto token or crypto coins na tinatawag natin. Alright? So, balik tayo. Paano ba magkaroon ng laman yung Abra Wallet natin? Marami pong iba't ibang paraan. Unang-una, pwede kang mag... Ayan, click mo lang tong add money. Okay, pwede kang mamili dito. Pwedeng 7-Eleven. Okay? Sa 7-Eleven, guys, pagpasok mo ng 7-Eleven, meron doon click parang machine. Okay? Click machine yun sa gilid, guys. Makikita nyo yun sa 7-Eleven or magtanong kayo sa cashier na gusto nyong mag-cash in sa inyong Abra Wallet. Okay? So, i-guide naman kayo guys or nakalagay naman dito sa inyong Abra Wallet app kung paano po mag-cash in. So, nakalagay po rito, may guide po yan, may step yan. Na, punta kayo sa click machine sa 7-Eleven. Tapos, nakalagay dyan, find Abra listed under bills payment. So, makikita nyo yan guys. Then, complete lang yung information. Then add amount, okay, 500 yung minimum, 500 pesos at 100,000 pesos yung maximum. At ilang araw bago matanggap, 1 to 2 business days guys, okay, bago pumasok yan sa inyong Abra Wallet. Alright, ngayon, pwede rin, okay, sa mga tambunting
pawn shop, guys, no? Maraming tambunting, guys, no? May kita nyo rito. Pwede nyo nga i-search yan, eh. Let's say, ako ay nasa Dasma. Okay, type ko lang yan, Dasma. Ayan. So, lalabas yan, guys, Dasmariñas. Search natin, lalabas yung mga tambunting sa Dasmariñas, guys. Ayan. Ayan, may tambunting Palapala, mayroong tambunting sa Paliparan, tambunting Dasma. So, ang kailangan ko lang, pumunta doon at doon ako mag-cash in. Okay, malagyan ng laman yung aking Abra Wallet. Pero, may fee yan, 1.50 or 1.5%. Mas mababa kaysa 7-Eleven. Okay, so pwede yan, guys. Okay, and then pwede rin mag-deposit ng cryptocurrency. Pag sinabi mong cryptocurrency, pwede mag-deposit ka dito ng Bitcoin galing sa coins.ph. Pwede mag-deposit ng Ethereum, pwede mag-deposit ng XRP, pwede mag-deposit ng Bitcoin Cash. Nasa coins.ph po yan. Pwede nyo i-send yan dito sa Abra Wallet. Okay? Paano mag-send? Let's say, gusto nyo mag-deposit, just click deposit cryptocurrency. Okay? And then, hanapin nyo si Bitcoin. Ito yung Bitcoin, let's say, ganyan. Then, click mo lang i-agree. And then, copy mo lang itong BTC address kung tawagin. Okay? Tapos sa coins.ph, doon mo isi-send yung fund mo papunta dito sa iyong Abra Wallet. Alright? So sabi rito, sorry, your BTC deposit address is temporary unavailable. So hindi siya pwede mag-deposit ng BTC ngayon. So pwede naman Ethereum. Maraming ways, guys, no, para malagyan ang ating Abra Wallet. So pwede dyan. Ayan, copy mo lang yung address na yan. Tapos punta ka sa coins.ph, send mo yung Ethereum mo papunta rito. Or pwedeng PHP, convert mo sa Ethereum sa iyong coins.ph at ipasa mo dito sa Abra mo. Pero guys, no, sabi rito ay may minimum dito deposit 0.05 Ethereum. So nasa 2,000 ata yan, to 5,000 pesos yung minimum deposit niya. Alright, so syempre mas maganda kung mag-cash in ka lang 7-Eleven o yan. Pwede rin via MasterCard or bank wire transfer. Pero syempre matagal yan, tsaka madaming proseso. Pero so far, yun po yung pinakamadaling way para lagyan po ng laman ang ating Abra Wallet. Alright, let's say meron na tayong laman, guys, no? So, paano? Saan mamimili, okay, ng cryptocurrencies or ng crypto token? Saan tayo bibili dito, guys? Kung makikita nyo, may mga price yan. Ayan, makikita nyo, may 0.14% tinaas niya ngayong araw. Ito, 1%, 2%, 9%. So, makikita nyo, may mga percent-percent na tinaas yan. Ito, 16%. Ang pinakamataas ngayon ay si sana yon. Ayan, si XLM plus 79% yung tinaas niya. Kung kahapon nakabili tayo, okay, let's say meron tayong 1,000 na biniling XLM sa pesos, meron na tayong 1,700 pesos ngayon sa XLM kasi tumaas siya. Ayan, makikita natin yung price graph niya. Ayan, pataas siya from 10 pesos hang ngayon ay 18 pesos na ang isa niya. So, ganun po ang kaganda rito sa pag-hold at pagbabay, hold and sell dito sa Abra Wallet natin. So, saan nakita o saan ko nakuha itong mga coins na to o mga token na to? Click mo lang tong add and then mamili ka ng mga token na gusto mong mag-appear doon sa iyong dashboard. Okay, so hintayin lang natin kasi matagal ang ating signal ngayon. Ayan, guys, so mamimili ka lang, guys, yung mga naka-highlights, guys, ito yung mga nag-appear na sa dashboard ko. Pero ayan, sobrang dami nila, guys, sobrang dami. Mas maganda kung i-search nyo rin sila, yung mga pangalan nila sa Google, para makita nyo kung legit siya. Pero guys, legit lahat ng mga token na andito. So mamimili ka lang dyan, ganyan mo lang, click mo lang, then save. Tapos mag-a-appear na yan dun sa dashboard nyo po. Okay, so andyan siya. Ngayon, makikita nyo, syempre, ang pagbabay, hold and sell, lagi kong paalala, no? Bili kapag mababa, sell kapag mataas. Okay? So, paano mag-buy, hold and sell? Siyempre, let's say, maghahanap ka rito ng mga bumaba yung presyo. Tulad nito na TNC. Ayan, pwede kang bumili kasi nag-negative 5.45% siya. So, pwede siyang tumaas pa. Okay? Yung mga ito, asan na yung mababa ngayon? Ayan, Cello. Negative 16% siya. So, pwede kang bumili dyan kasi mababa ang presyo niya. So, pwedeng tumaas yan. Pero, pwede ka rin naman bumili dito. Depende po, no? Kung feeling mo, tataas siya. Okay?
So, makikita nyo yung aking fund nasa USDT. Okay, so ang pag-buy, hold, and sell dito, USDT papuntang cryptocurrency. Okay, depende sa gusto mo. Halimbawa, USDT papuntang BTC, USDT papuntang BCH, USDT papuntang BNT. Paano ba yung sinasabi ko? So, ang kailangan mo lang ay iswap yan. Click mo lang exchange. Click mo exchange, then click mo tong fund mo sa USDT. Then, hanapin mo kung saan mo siya exchange. Let's say, Bitcoin. Okay? So, from USDT, magiging Bitcoin, mapupunta sa Bitcoin na ngayon yung fund ko. Ngayon, ang gagawin natin guys, hihintayin lang natin yan na ma-exchange. Ayan, so ganyan po magiging itsura niya. Then, click mo lang tong exchange maximum amount. So, makikita nyo dyan, yung ating USDT magiging 0.0039 BTC na. Okay, so kasi mako-convert na siya sa BTC. Ngayon, ang mangyayari, pag tumaas ang BTC, let's say binili mo ang BTC ngayon, magkano ang BTC ngayon? Check natin. Okay, yung price ni BTC ngayon ay 1,700,000. Okay? So, ito yung price na bibilhin mo ngayon kay Bitcoin. Ngayon, syempre, pag tumaas siya ng, sabi natin 10%, nag 1,800,000 siya, so tataas din yung value ng pera mo. Syempre, pag bumaba ang price ni Bitcoin, bababa din yung pera ng value, ang value ng pera mo. So, ganun siya. For example, dito sa TRX, okay, binili mo siya ngayon sa 1.48, kinonvert mo sa TRX yung pera mo. Binili mo siya sa 1.48 pesos isa. So, hintayin mo na tumaas siya, na mag 1.5 siya, 1.7, isa, saka mo naman siya i-exchange, okay? Pabalik sa USDT, okay? So, ganun ang mangyari. Tumubo ka na nun. Tapos, hintayin mo na bumaba uli, saka mo naman siya bilhin uli. So, convert uli from USDT, papunta naman kay TRX. Then, kung gusto mo ibenta naman from TRX, papunta naman kay USDT. So, vice versa lang siya. So, depende po sa mga crypto na gusto mong bilhin dito. So, hold lang guys. No, hold lang. Ganun lang ang pinaka-tips dito. Pag binili mo siya, hold mo lang. Hintayin mo tumaas. Tapos, pag tumaas na yung value ng pera mo, ibenta mo na siya. Okay? Okay, balik mo na siya sa USDT. Tapos, papunta uli sa cryptocurrency. So, ganun lang siya guys. Kasimple. So, babantay mo lang siya, hintay mo lang siya. Ang maganda kay Abra Wallet, may price alert siya. Okay, let's say yan. Yung Tron TRX sell price is above 1.5. So, kapag nag 1.5 yung price ni TRX, mag-a-alarm yung aking cellphone. So, alam ko na na yung price niya tumaas. So, time to sell na. Okay, ganun siya guys. Ayun yung maganda. Ngayon, kapag bumaba naman siya, bumaba siya, nag 1.4 siya, nag 1.3 na lang. So, mag-a-alert din yan. So, time to buy naman. So, ganun kaganda dito kay Abra Wallet. So, paano siya? Click mo lang itong price alert, guys. Then, let's say, mag-add alert ka lang. So, hanap ka ng token, let's say, Ethereum. Okay? Yung price ni Ethereum ngayon ay nasa 47,000 or 57,000. So, lalagay ko dito. Kapag umabot, tumaas. Okay? Palitan natin above. Kapag tumaas ng 60,000 ang price ni Ethereum, ang gagawin ko, bibili ako. Okay? So, ganun po dito. Ayan, ganyan ang mangyayari. Alright? So, dito kay TRX, ang mangyayari, gagawin natin ay papalitan natin yan. Type natin dito TRX or Tron. Ayan, kasi bibili tayo, no? Kapag ang price ni Tron ay bumaba ng 1.25. At below 1.25, ayan, bibili ako. Okay? Buy price is below 1.25. Kapag bumaba ng 1.25 ang price ni TRX, bibili ako. Okay? So, pag tumaas naman siya ng 1.50, ayan, magbebenta naman ako. So, ganun po ang paglalagay ng price alert po dito kay Abra Wallet. Okay guys, so sana medyo nagkaroon kayo ng information, no, kung paano po gamitin yung ating Abra Wallet. So guys, ayun nga, kaysa naman ma-stock yung pera natin sa kahit saan, no, ilagay mo dito, tayo mong tumubo, pag tumubo, benta mo, okay, tapos wait ka naman na bumaba ang presyo, bili ka ulit, tapos pag tumubo, benta mo. So ganun lang guys, sa pag
buy, hold, and sell dito kay Abra Wallet. Alright, yun lang ang gusto kong i-share, guys. Maraming salamat. And if you have questions, guys, feel free to comment po sa comment section. Maraming salamat and God bless you po.